guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay naniniwala sa mga pampaswerte? Ngayon po ay malapit nang sumapit ang pagpapalit ng taon, kung kaya't kayo ay uulanin sa akin sa mga pampaswerte. Ay tama naman na kayo po ay paghandaan niyo po ito para sa pagbabago ng inyong buhay. Kung gusto niyo po mabago ang takbo ng inyong pamumuhay ngayong darating na 2020, hayaan niyo po at kayo po ay sumabay po sa akin. Samahan niyo po ako sa paggawa ng mga pampaswerte para po lahat po tayo ay makamit ang swerte na matagal nating iniintay. Kumbaga tayo ay makakamit ng siksik, liglig at umapaw na biyaya mula sa pong may kapal at sasamahan na natin ito ng ritual para pag nag-join force lahat ang ating mga ginagawa ay grabe-grabe ang mga magaganap sa atin na hindi tayo makakapaniwala sa mga blessing na darating sa atin ngayon darating na 2020. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Gusto niyo po ba na ang inyo pong pitaka ay siksik, liglig at umaapaw na biyaya? Or kaya kayo po ay laging suswertein ko ano man ang inyong nais, yan po ay magaganap. Basta kailangan positive lamang tayo. At huwag tayong nega. Kagaya ng aking pamilya, ang aking asawa at ang aking anak, ay lagi ko sinasabihan na ayoko nang makakarinig ng nega, yung mga away-away. Kasi tinataboy nila ang swerte. At mula nang ito'y kinausap ko ay kumbagay unti-unti itong nabawasan. Pero hindi naman yung kaagad kasi sila po yung mga bata pa. At talaga namang sanay magkulitan at maya-maya iiyakan. Nakakarindi. Hindi nga nakakarindi po ang mga ganyan. Lalo-lalo na kung wala kang pera, ay nako, ganyan-ganyan ang naganap sa akin. Naririndi ako. At dahil nga po sabi ko nun, lagi akong sumisigaw ng pagkalakas-lakas. Tigil! Ganyan. Dahil nga po sa lagi-lagi sila nag-aaway. Alam niyo na yung mga ganyang edad. Ay asaran, tapos mamaya-maya iyakan, at ayun nga po ay lagi-laging ganon dati. Pero dahil nga po sa kinausap ko sila at nagtanong ako sa kanila kung gusto nila ng pagbabago ng buhay, kung gusto nilang mabili ko ano man ang gusto nila, ay sagot naman ay oo, syempre, sino pa bang aayaw? Kaya ang sagot ko, kaya walang mag-aaway. At mula ngayon ay positive tayo at huwag tayong kumbaga alam natin na kagagalit ng isa ay aasarin pa natin. Tayo eh, i-welcome natin ang swerte. Kasi pinamulat ko po sila na kapag ganyan lagi ay away-away, malayo ang swerte. Kaya kung gusto nyo mabili kung anong gusto nyo at pasukin tayo ng swerte, aba, itigil ang pag-aaway. O yun, nakinig nga sa akin. Tapos ngayon, kumbaga, sinuswerte nga po kami. Sabi ko sa kanila, okay, tanya na. Tunay ang aking mga sinasabi. Kaya makikinig kayo sa akin na bawal ang away-away. Kaya kayo po, kung gusto nyo po na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay at away-away lagi sa inyong tahanan at ganun din ang inyong mga anak, abay, kausapin natin yan at sabihin natin eh, abay, kung gusto nila na mabili ang mga gusto nila kasi mga ganyang kabataan ay ang daming gustong bilhin. Di nga po, sabihin natin, para tayo iswertihin, ay tama na ang pag-aaway ng ating pamilya para pumasok ang swerte. Kasi alam niyo po ba, kapag away-away, instead na swerte, instead na angel ang pumasok sa atin, ay alam niyo na kung sinong papasok. Huwag na natin banggitin at baka matawag pa sila. Kaya, kumbaga, para matigil at ayaw natin na iyan ay pumasok sa atin, aba, tigil-tigil po ang pag-away-away. At instead na pag-away-away, mag-isip kung paano mababago ang takbo ng pamumuhay. Ayan, kagaya na isi-share ko po sa inyo, ito po ay napakabisang pamamaraan para kayo po ay siksik-liglig at umaapaw lagi ang laman ng inyong pitaka at ganun din po inyong bag at ang inyong tahanan ay dire-diretso ang flow. Gagawa tayo ng magic jar. Kailangan may marami tayong mga magic jar. Kasi alam niyo po ba, kapag kayo ay marami mga ritual na ginagawa, pag nag-join force yan, ay ewan ko na lamang. Tignan niyo po ito. Ayan, hindi ko na siya maisara. Dahil nga po sa patong-patong na, ayan po, di ba? Hindi ko na siya maisara. Kaya ako po sa inyo,
kung gusto nyo po na magkaroon ng ganito, aba, ay kayo po ay mag-focus kung ano ang inyong target ngayon darating na 2020 para lalo kayo ay swertin. Para siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang makamtan po ninyo. Tapos i-welcome natin ang swerte at gumawa po kayo ng magic jar na aking ituturo. Napakarami ko pong kung ano ng mga jar na ginagawa. Pero tunay naman, talaga ako'y sinuwerte at nakikita nyo naman po ang mga pinapakita ko sa inyo na talagang hindi rin ako makapaniwala sa mga nagaganap. Ito pa lang aking bag na nabiling ito ay maliit, hindi kasya. Maaaring bayong na aking dadalhin at sobrang laki na dapat ang aking dadalhin para alam ko na, kagaya ng shiner ko nga po sa inyo, ay hindi na sa akin nagmagkakasya ang pouch. Kaya ang wallet, kaya pouch na ang aking binili. Ayan nga po. At kumbaga ito nga halos lahat na yan, hindi ko na nga po siya, hindi ko na siya matiklop yung mga pera sa loob. Hindi ko na siya matiklop dahil nga po sa sobrang busy. Ayan, ganun pala yon kapag pala sa sobrang busy mo, sulit naman ang mga blessing na dumarating. Basta dagdagan ang sipag at tiyaga, think positive, at wala pong imposible. Ayan nga po. Imagine niyo ni mga kain ay wala ngayon po dahil sa sobrang sipag at ganun din po ang paggawa ng mga ritual na pangontra sa mga negatibo ay dire-diretso ang flow ng mga dumarating na blessing. Hindi ko na siya maisara. Ngayon, kailangan tingnan niyo po. Hindi ko na siya maisara. Kaya ang bibiling ko na sa susunod, tinakluban ko na lang siya ng bimpo. Ayan. Tinaklubang ko ng bimpo para wala makakita. Kaya sa susunod, ang aking pong bibilin ay malalaki ng bag. Ayan, kasi kagaya na shinare ko nga po sa inyo, hindi na ako nagamit ng pitaka at pouch na aking ginagamit dahil sa mga sinuwerte, dahil sa mga pampaswerte at ganoon din sa mga negosyong pinapasok. Dati-dati, sablay na sablay. Ako'y masipag na tao, napakasipag ko pong tao, talagang handa akong gawin lahat para sa aking pamilya. Pero sablay na sablay, wala akong proteksyon. Sagap na sagap ko lahat ang negatibo. Kaya yun, instead na umasenso sa negosyo, lubog sa utang at munti ka ng makulong. Pero nang gumawa ko ng mga ritual, ng mga pang-akit ng swerte, ng mga pang-akit ng kasaganahan, ay limpak-limpak na salapi naman ang aking nakakamtan at daming blessing na dumarating sa akin na hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. Basta alam ko lang, magtrabaho. Tapos po, dagdagan pa lalo ang sipag at tiyaga at gumawa ng mga ritual para lalong swertihin. Para kung halimbawa may negative na paparating sa amin, ay hindi ko hindi namin nasasalo at instead na nega ay uulanin tsunaming swerte ang dumarating. Ngayon, gagawa po tayo, tuturuan ko po kayo ng paggawa ng wealth of jar. Ayan. Ito po ay tawagin nating magic jar. Jar ng kasaganahan. Ayan. Ngayon, kailangan po natin, syempre, pagka kasaganahan po yan, ay hindi mawawala. Itong ating, ayan, dami-dami pa pala ditong bigas. Ayan. Yan, hindi po mawawala ang ating pong bigas. Ayan. Ngayon, kailangan din po natin ng bawang. Basta lagi niyo po tatandaan kung kayo po ay gagawa ng ritual. Dito po tayo sa may silangan na ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Kasi yung mga oras na yan, yun ang nag-energize. Yung sinag ng araw ay magbibigay sa atin ng lakas. At saka ganun din po yung matataboy ang mga negative sa atin at matutupad kagad ang ating mga kahilingan. Kasi makapangyarihan yung mga oras na yan. Ngayon, maglagay na po tayo dyan ng bawang. At kailangan po natin ng alahas. Ayan, ito po is swekable, symbol of wealth. Kahit anong alahas na meron kayo na magsisimbolo ng kasaganahan at mainam, ito po pinili ko ay may mga bato-bato. At ito nga po ay gold. Ayan, pero swekable lamang po yan. Ayan, yan po ang aking ilalagay dyan, symbol of wealth, kasaganahan. Ayan. Kahit kwintas, kahit hikaw, pwede po yan. Para sumisimbolo ng kasaganahan. At kailangan natin ng shell. Shell, yan po ay nagmula sa tubig. At kumbaga, yan po ay symbol of wealth. Ayan. At syempre, ang ating pong magnet na meron mga coins, kapit-kapit na, napaka super magnet para mamagnet ang swerte. Ayan po. At syempre, ang mahal na mahal ko at hindi ko malilimutan at hindi ko maiiwanan sa mga ritual nito dahil nga po ito po ay napaka-generous na magbigay ng mga biyaya. Kumbaga, ito po yung pinaka nag-wish nga po kagaya ng lagi kong sinishare sa inyo, 10,000 lamang ang hinihingi ko. Pero
Tiyo naming swerte at labis-labis sa aking inasahan ng pinagkaloob niya. Napaka generous po nitong daon ng Laurel. Ngayon, bago po natin itutusok dito, dahil ito siya po yung pinaka-center, magwi-wish po tayo ng labis-labis yung mga exaggerated na walang gamit ng sana, direct to the point na. Kasi wala naman po itong bayad. At lagi niyong tatandaan, gagamit lang tayo ng sana ng mga dasal kapag sa mahal na Panginoon tayo nagdadasal. Pero sa mga ritual, matik, nagdidiman tayo, kasi tayo po'y gumagawa ng sarili nating genie. Kumbaga, sarili nating wishes na kayo tayo mismo ang gumawa ng kasaganahan. Kaya, direct to the point, walang patumpik-tumpik. Ganito po ang madalas kong hinihiling. Pagkalooban mo ko ng maraming pera, pagkalooban o kaya pagkalooban mo ko ng limpak na salapi, at pagkalooban mo ko ng magandang bahay, pagkalooban mo ko ng magagarang sasakyan, at lahat ng mga pangarap ko ay matupad, makatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral, at magkaroon sila ng magandang bukas, at ilayo mo kami sa lahat ng kapamakan, at ilayo mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, at lahat ng mga pangarap namin ay matupad, lalo-lalo na ngayong darating na 2020. Pagkatapos, sabay, tusok po dito. Yan po ay mainam ay ilalagay natin sa may silangan, ha. Sa may silangan lagi ang lagay ng mga pampaswerte or kaya po ay sa ating center table para maakit natin ang swerte tagumpay. Kapag po sa center table, nasa center ang wealth, okay na okay po yan. At yun din sa may silangan. Yan po ay makakaakit or makakamagnet ng swerte. Ito po ang perfect combination para magtagumpay tayo sa ating buhay na kagaya ng mga nagaganap sa akin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Basta kailangan, paulit-ulit kong inuulit sa inyo, kailangan positive thinking. Pag may mga pumapasok na nega, iwaksi at kayo po ilinisin ninyo. Maging magaan, pag-aanin ang inyong pong puso para po ang inyong kalooban para maging magaan din ang daloy ng swerte ng ating buhay. Yan. May pagkabulol. Yan, pagpasensyahan nyo na. Pag-aanin ang daloy ng swerte. Kumaga, pag-aanin ang inyong kalooban para lalong pumasok ay swerte para ang magaan ang daloy ng swerte ng ating buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood at good luck po sa atin lahat ngayong darating na 2020. Yun lang po guys, salamat po.